Bali, anong tawag niyan, sir, yung kinakabit mong yan? Piston ring. Yan na yung piston ring. Okay. So, yun kasi, no, ang nire-record ko lang, sir, para may file naman ako ng souvenir. So, yun kasi, guys. Tumatakbo pala ako nang wala na pala akong langis. Ang nangyari, major problem. So, major problem na kung saan, sinira niya yung... Ano yung pinakasinira niya sa akin, sir? Block, cylinder block. Cylinder block. At ang nangyari, nasaan na ba yun? Ito, lintik na ito na, pagastos patuloy ako ng pagkalaki-laki. Okay? Oh. Wala na yung pinakang ano niya. Yung nasa pinakang gitna nito. Nakalbo na. Okay. Isang dahilan kung bakit tayo itinirik ng motor. Dahil lang sa kapabayaan sa langis. Ang importante ng importansya ng langis. Pag na total drain pala ang motor mo na wala kang langis, ito ang mga sisirain niya. At hindi lang yun, pati bulsa mo masisira. Kulang na lang masira buhay mo. Yan, buti na lang natin dito si Sir Makmak. Oh. Sir Makmak yung sumalo. At siya ang nag-diagnose na ito ang mga sira. Major problem to. Tumataginting to. Kung sa original, bibili ka ng original nito. Is inaabot ng 3,000. Siyempre, plus labor and everything. So, most likely, nasa 4,000 to 5,000. Depende sa kung ano pang madadiagnose. Since yung nakuha ko lang is yung tinatawag na replacement, which is ito nga sinasalpak ni kuya, inaabot lang siya ng 1,500. Pero, sabi ni Sir Makmak, may disadvantage din daw pag hindi branded. Mga ganon. Pero, again, depende na lang rin kung paano mo gamitin. Ayan, ililiha na. Para ano naman ang purpose yan, sir? Para... Hindi, medyo may ribaba sa na ano eh. Kumapit yung pin kanina. Ah, okay. Tatanggalin ko lang yung mga ano. So, kumbaga para swabe yung paso. Oo. Okay. Biruin mo, pinudpod niya to. Oh. Tapos yung original ito, ang layo ng difference. Ibig sabihin, aloy to aloy na yung nagkakaskasan. Wow! The funny thing is, katatapos ko lang magpa-emission, no? Nagpa-emission para magpaparehistro ako ng aking ng motor dahil expired na. So after ng emission, yung takbo ko sana papunta na sana sa LTO. Ayun, tinirik ako. At ito na. Nahantala yung pagpunta ko sa LTO. And walang choice, kailangan talagang ipaayos ito. And I'm telling you, pag naubusan ka ng langis or oil, makati sa ulo. Makati at makati sa bulsa. Why? Because dahil yung original nito, abutin ka ng 3-5. Yung mga ganyan ba, kuya, pag kinabit yan, wala na mga timing-timing pa yan? Ah, may timing pa rin to. Hindi pwedeng... Hindi basta-basta kinakabit hindi. Lang yan. Oh, okay. Akala ko naman, basta maibalik mo lang, okay lang. Tapos, hindi dito na yung timing sa... Ang tago na yung... Sa... Throttle. May timing-timing pa palang nalalaman yan. May mga guide pa to dito. May mga guide pa. Ang titingnan mo, parang ang dali lang gawin eh. Oh. Mukha lang. Pero kung wala kang alam, manahimik ka. Pero yung ganyan, sir, normally inaabot naman ng mga isang oras yan para ikabit lang or kasama na yung timing, ganun. Oh, mga 1 hour, no? Ayan.
na kailangan pang flashlightan. Ano naman ang sinecheck mo dyan, sir, para... Ito, itong hindi makikita dito sa ano. I see. Sa kabila na okay. Dito, may makikita mo, may parang... Kita ba? Hindi kita eh. Hindi naman na yata kita. Dito. Siguro malalaman natin yan, sir, pag pinaandar natin. Hindi, may guide dyan ito. Itong... Ah, may guide? Oo, yun o. Kita dito. Okay, may mga guide-guide pa pala yan. So far, sa tingin mo, nasa tamang guide ka na? Nakatapat na. Ah, okay, may mga ganun-ganun pa pala. Tapos dito, meron din yan. Ano dito? Dito, ano naman ito? Ito, yung nakaguide niya rin, timing. Ah, timing, ito. Yung mga tulis-tulis na ito? Oo, tapos yan yung guhit. Yan yung guhit. Oh, tatapat mo yan dyan. Aba. Tapos tatapat mo rin dito. May mga ganun-ganun pa pala yun. Kasi pag wala sa timing yan, hindi... Hindi smooth yung takbo. Natakbo siya. Minsan hindi aandar, tapos minsan pangit yung aandar. Ah, yun ang negative effect. Pag hindi mo na i-timing yung mga bagay-bagay. I see. O, ikaw, anong problema ng big bike mo? Ha? Flat. Ababomba. Ano naman ang pangalan mo? Vladimir Yamsen. Vladimir? Apo, Yamsen. Pare ng pangalan mo. Ikaw, anong pangalan mo? Jaden Saya po. Ano? Jaden Saya. Jaden Saya? Jaden Saya po. Oh, basta yun na yun. Oo. Oh, may gusto kong batiin. Dali, shout out. Kalino, shout out. Shout out sa mama at papa ko at sa mga kapatid ko. Ingat kayo dyan. Shout out. Gusto kayo shout out? Wala. Wala. Wala kang pamilya? Meron. Putok sa buho? Ito pa ang malupit, nasa gitna ako ng kabukiran. Yun, ano? Na-fix na ni Kuya yung pinakang, anong tawag nito, Kuya? Itong part na to? Head cover. Yung pinakang head cover niya. Actually, minamadali na ni Kuya eh. Aabutan na ng gabi. Wala tayong ilaw. May ilaw naman. Tama ilaw. Sir, yun din ba ang reason kung bakit parang nabibilaukan ako pag nagtotrotel ako? Oo, pwede rin. Patuyo na yung ano niya. Dahil sa tuyot na yung langis ko. Ah, okay. Isa sa reason yun, ano? Isa. Sinubukan mo siyang pabilisin. Para siyang nabibilaukan. So, yun pala yung reason. At naramdaman ko yun for the past 4 days na. So yun na pala, nagbibigay na pala siya ng mga sign na drain na yung langis mo. At ang pinaka worst is itinirik ka na nga in the middle of the road. Yung tumatakbo ka ng mga 60, tapos mapapansin mo bigla nang umingay yung tambucho mo. Maingay na, hindi na siya normal yung ingay niya. Tapos bigla na lang wala na. Humina yung takbo hanggat nung tumigil na, tapos in-start mo na, wala na talaga totally. So that's the main reason. At yun, ang kalalabasan, malaki ang sisirain niya pag naubusan ka ng langis. Dahil naubusan lang ako ng langis, eto pala yung mga sinira niya. Piston ring, piston pin, piston lock, and cylinder block. Nilista ko pa yan. Kasi yun yung kailangan magawa ng solusyon. At yun yung isang buong ikinabit dito kanina. Ayun. Anong meron dyan? Ano ba ito, sir, mga kapitbahay mo? Anak mo? Hindi, doon yan. Okay. So yun, ano? Mukhang everything is in a perfect timing. Bago rin ba yung spark plug niyan, sir? Hindi, binigyan mo. Hindi, okay pa naman yung spark plug niyan. Okay. So yun, tina-double check na ni sir for quality assurance. Ito, sir, in-adjust ko to, ah. Hinihit ko kanina pa kanan. Gawa nung ano kanina? Oo, dahil buong akala ko nando doon lang. So let's see. Yung charging niya okay pa naman, sir, yung battery. Sa wakas. Kanina naka isang sandaan tadyak na yata ako dyan.
Ano ba yung tamang revolution lang, yung tamang normal lang? Kasi may incident yan, sir, na namamatay-matayan eh. Minor. Yeah. Pinihit ko ng pag-anya. Gumanda yung ano niya. Okay. May hangin yan. Oo, oh, air mixture yan. Okay. Okay. May pinihit yung isang mekaniko dito. Ito, ano ba yan? Ay, hindi dapat ginagalaw na eh. Ginalaw niyo. Ini-screwan eh. Sino nakaraan, kada ano ko, tumatakbo, namamatayan. Dahil dalawa yung ginalaw niya dyan eh. Ito, ano yung ginalaw niya? Ginalaw niya yan, yung ano. So, assuming sir na tumatakbo na siya, ano na lang yung mga pinakikiramdaman mo dyan, sir? Hindi, inaano ko na yung stable na yung order niya. Stable lang yun. Ah, stable na. Pero pag bagong lagay nung kinabit natin na yun, dapat, huwag munang birita, no? Oo, huwag munang birita. Natakbong sekwenta lang. Ah, okay. I think mukhang okay naman, ha? So, yun guys, finally natapos na rin yung ating motor for today. And, medyo inabot na tayo ng agaw dilim, no? So, siguro hindi ko na masyadong papabayan ang vlog na to. And I hope na may natutunan kayo sa situation na ito na kung saan pag nawalan ka ng langis, ito yung mga kaakibat na maaaring mangyari at maaari mong gastusin or maaari mong bilhing pyesa. So anyway, yun na nga, finally naging okay na, and siguro hindi ko na masyadong papabayan ang vlog na ito. See you again to my next vlog. This is Stephen the Great. Bye and God bless. And syempre salamat sa ating mekaniko na si Sir Mac, no? So again, dito na, hanggang dito lang. Bye and God bless.